Hi guys! Welcome back to my channel, Marian's Diamond Painting Channel. Ngayon po, mag-unboxing po tayo ng mga nabili ko kay Shopee. So, uunahin po natin buksan ito. Tabi ko muna ito ha. Ito, mga nabili ko to kay Shopee nung mga nakaraang araw. Ayan. To. So, ang size niya is 30 by 40. So, makikita nyo po dito is ang picture po ng mother and child. Ayan. So, kung makikita nyo po, ito po yung pinaka-picture niya. Ito po yung color list. So, from 1 to 20 po ang ating diamonds. Ayan. So, ito po yung ating mga gagamitin. Ito, meron akong wax, diamond tray, tsaka mga diamond pens, tapos may previous na naman po tayo. And then, ito na po yung kasama po ng ating canvas. Ayan, may libre na naman po akong lagayan ng mga diamonds natin. Ito po yung ating diamonds. So, 20 colors po ang nandito. Assorted colors po. Ayan. So, ito po yung si number 20. Ayan. Madami po tayong gagamitin dito sa ating canvas. So, may mga natapos na po ako na nagawa ko nung isang araw. Ipapakita ko po sa inyo yung aking nagawa after ko po mag-unboxing. Ayan. So, ang susunod naman po natin na i-unbox is ito pong nabili ko rin kay Shopee. Ayan. Nag-iipon lang po ako ng orders ko kay Shopee para may magawa po ako. Ito. Ayan. Ito naman po, nabili ko kay Shopee. Napili ko ito kasi parang nature po ito. So, makikita nyo po dito, ang product name niya po is Man and Dog. Ayan. Ito po yung dog, ito po yung babae. So, makikita nyo po dito sa ating canvas, itong picture niya, actual. Ayan. So, ang gagamitin po natin dito is 20 diamonds din po. Ito po yung ating color list. Ayan. So, kung makikita nyo po, iba-ibang color, mas maganda rin po ito gawin. So, meron din siyang kasamang tray, diamond pen, tsaka wax. Pero wala na po siyang kasamang libreng freebies. Ito naman yung kanyang mga diamonds. Ayan. So, susunod naman natin, ipapakita sa inyo yung aking nabili rin kay Shopee. So, marami tayong nabibili kay Shopee. Mura lang po kasi kay Shopee. Tsaka pag madami na po kayo nabibili, marami na rin po kayong natatanggap na mga previous na libre, katulad po nung mga nakukuha ko. Eto, ang susunod naman is, ayan. So, ang size niya po is 30 by 40 rin. So, ang color din natin na gagamitin dito is 20 diamonds din. Ayan. Ito po yung actual picture niya. Parang may castle po. And then may buwan, may ulap. Ayan. Ito po yung mga iba't ibang colors na gagamitin natin. So, hindi ko muna po ito gagawin. Tatabi ko lang po muna ito. Kasi meron na po akong susunod na gagawin after nung in-upload ko na frontliner. Ipapakita ko muna po sa inyo yun. Tatabi ko lang po ito. Natapos ko na rin po yung last supper ko po na ginawa nung last week.
Medyo mabilis na rin po tayong gumawa sa ating canvas. Yan, ito na po yung aking natapos na medical frontliner. So, kaka-upload ko lang po nito kagabi. Natapos ko na po. Yan. Kung makikita nyo, full drill po ito. Yan, tatanggalin natin sa plastic para mas makita nyo yung ganda niya. Yan. O, diba? Ayan. So, ito yung actual niyang picture. Pag hindi nyo pa siya nagagawa. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, ang size niya is 30 by 40. Ayan yung ginawa ko na natapos ko na. So, ipapakita ko sa inyo pag napaprame na natin ito. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung ating canvas. Meron ako ditong, na-open ko na to the other day, yung ating canvas. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may bata at pusa nung nakaraang week po na nag-unboxing ako. Ayan. So, makikita nyo po dyan, ang color theme niya is violet. Yan. So, ang gagamitin po natin dito is 30 diamonds. Ito yung ating color chart. Kung makikita nyo. Ito yung color chart natin. Nandito po yung mga symbols na gagamitin natin sa canvas natin. Ito yung magiging guide natin sa colors. Ito rin po yung numbers. Yan. Ito yung color kung ilang piraso po yung bawat symbol ng ating diamond. So, umpisahan na natin ang ating paggawa ng ating diamond painting. Yan. Kailangan unahin natin yung ating gagamitin. Yan. So, kailangan meron tayong tray, paglalagyan ng ating diamonds. May rolling pin tayo. Meron tayong mga diamond pens. Meron tayong diamond tray. So, meron akong malaking tray, meron akong maliit na tray. Yan. Tapos, pag bumili kayo ng diamond painting, meron na siyang libre. Pero hindi po muna siya gagamitin kasi meron pa akong mga lumang hindi nagagamit. Ayan. So, ito na yung ating mga diamonds. So, yung gagawin natin, lalagay natin siya sa tray. May mga numbers na rin po siya. Doon natin siya ilalagay. Ayan. Mabubuksan natin. Yan, may mga numbers na siya. Kayo na lang po maglalagay doon sa tray natin. So, unahin natin si number 1. Yan. Yan, unahin natin si number 1. So, hanapin natin si number 1. Ito si number 2. Number 3. Number 4. Hanapin lang natin si number 1. Kasi yun ang una natin ilalagay sa ating tray. Yan. Madami po kasi ito.
So, iisa-isahin natin yung ating plastic na pinaglalagyan ng diamonds. So, nasaan na si number 1? Ayun. So, si number 1, uunahin natin ilagay dito sa ating tray. Ayan, number 1. Pag natapos na po natin yung canvas, pwede natin siya ibalik ulit para alam natin yung numbers niya. Tapos pagka may mga kulang dun sa canvas nyo minsan, pwede natin siya magamit kung mas malapit lang ang kulay. Ayan, si number 2 naman, ito. So mas madali itong gawin kaysa doon sa dating cross stitch kasi i-assemble mo siya, may kailangan may karayom ka, tutusok-tusok mo pa. Ito hindi na. So i-attach mo na lang siya sa ating canvas. May mga konti lang kasing mga diamonds. Kala nyo kaunti lang, pero minsan kulang pala. Ayan. So, hanapin lang natin yung mga designated number niya. Para once na matapos natin tong ilagay sa tray, pwede na natin isimulan yung ating canvas. So, kailangan patient is a virtue para matapos natin pag konting pasensya lang po sa ating ginagawa. Kagandahan lang po kasi dito sa ating diamond painting, nakaka-relax po siya ng mind, anti-stress, kasi nakakalibang po siyang gawin. Therapeutic po kasi itong ating diamond painting. Yan. Yung iba kasi, ginugupit ko pa. Pero, mas maganda kasi yung ganitong plastic na ibabalik mo na lang siya ulit. Yan. Pero, ingatan lang po natin hindi sumaboy lahat. Kasi, mahirapan po tayong ibalik sa dati yung kanyang colors. Kasi, sobrang liliit po nito. Yan, number 7 na tayo. Mabilis lang tayo mag-assemble ng ating diamonds. Yan. So, number 8.
Yan, katulad yan, masyadong madikit siya sa plastic. Kailangan inatan lang natin siyang hindi maglaglag. So, para mas mabilis, lalabelan nyo na po yung storage natin ng diamond paint, ng diamonds natin. Para hindi na po tayo mahirapan kasi magdidikit pa tayo ng numbers. Ako, may nakaready na akong mga ganito. Kasi yung isa kong tray, may mga diamonds pa siya, hindi ko pa siya natatanggal doon. So, number 12 niya tayo. Ito si number 12. Ito si 13. Thank you.
Katulad niyan, madami yung number 20. So, pwede nating tanggalin muna yung isang number dito. Palitan natin ng 20 rin para magkatabi lang siya. Okay? So, madami si 20. Lipat lang natin ng kaunti doon. Para hindi umapaw. Yan. Yan. So, tatanggalin lang natin si number 21. Palitan natin siya. Yan, meron na tayong nakalagay dyan. So, lalagyan lang natin siya ng number 20. Yan. So, meron tayong excess na diamonds. Hindi pa natin nalagay dito sa tray. So, kukuha tayo ng isa pang lagayan. So, itong mga plastic na pinaglagyan ng diamonds natin, tatabi natin ito. Huwag natin itatapon kasi pag natapos tayo sa isang canvas natin, pwede pa natin siya ibalik. Tapos yung mga pinagamitan nyo po ng inyong mga diamonds, pwede nyo siyang i-recycle kung meron kayong paggagamitan. Yan. So, meron ako ditong isa pang lagayan ng mga tray. Ito. Yan. Siya ng number. So, natapos na tayo sa 20. So, ito pinili ko sa divisoria. Yan. Lalagyan lang natin siya ng number. So, susunod dyan is 20, 1, 22, 23, four, 25. Yan. Nalagyan na ng number. So, 21, 22, 23, 24, 25. Yan. So, unahin natin si 21. Nalagyan natin siya dyan. So, kung wala naman po kayong lagayan ng mga diamonds natin, tapos ganito yung plastic niya, naka-seal, tabi nyo na lang po sa isang storage. Yan. So, number
22 na tayo. Ito kasi nabili ko sa Quiapo yan, yung mga storage na yan. May binibilan po ako sa Quiapo, murang halaga lang. Kung may mga ganito po kayong hobbies, di nyo naman kailangan kumastos ng malaki. Kung nag-start pa lang po kayo, may mga stores po na mura lang ang bilihin doon, makakapag-invest po kayo. Kasi ako po, talagang naghahanap ako ng murang mga supplier na pwedeng mabilan. Yung swak lang sa budget. Yan. So, number 24 na tayo. Ito. Dadagdag na lang ulit tayo ng numbers. So, hanggang 30 siya. So, 29, 26, 27, 28, 29, 30. Number 28 na tayo. Malapit na tayo matapos. Paglalagay ng ating diamonds. So, pag naglalagay tayo ng diamonds, ha, huwag lang basta lagay lang po. Kasi yung iba, madikit dun sa plastic na may naiiwan pa. Yan, katulad nito. So, kailangan po, talagay natin siya lahat doon. Kasi mahirap po pag wala tayong ipapalit na kulay. Papangit po yung canvas natin. Ito, pang number 29 na tayo. Yan, tapos na. So, ito na yung pinaka-last natin na ilalagay dito sa ating tray. Yan.
Ayan, tapos na. Ayan. So, mapapansin nyo, dalawa yung ginamit nating tray kasi sobrang dami nung ating diamonds. So, uumpisahan na natin siyang gawin. So, ito po yung ating mga diamonds na nailagay sa ating tray. Ayan. Ang gaganda ng kulay niya. Pang bata talaga ang colors. Ayan. So, ngayon, mag-start na po tayong magdikit sa ating canvas. Unahin natin dito sa pinaka-taas. Ayan. So, gagamit tayo ng ating LED light. Para mas na-identify natin yung mga symbols niya. Sasaksak lang natin siya. Yan. Depende sa linaw ng gusto nyo para makita yung canvas. Yan. O, diba? Mas nakikita nyo yung colors niya. So, uunahin natin lagyan ng colors yung nandito sa ibabaw. Si letter Y. So, anong number si Y? Number 5. So, hanapin natin si number 5 dito sa ating storage ng ating diamond. So, ang gagamitin kong tray is yung malaki. So, kuhanin muna natin yung libre kay canvas, yung ating wax. Kasi yun ang ating gagamitin pandikit sa ating diamonds. Ayan. So, ang gagawin natin, una is kunin natin yung wax and then tusok lang natin si diamond pendant. Ayan. Pag may butas na, nakadikit na siya doon. So, another one, dito naman sa likod. Yan. So, ingatan lang po natin siyang hindi matuyuan yung ano kasi minsan pag nahahanginan, tumitigas yung ating wax. So, tatakpan lang natin siya ulit. So, number 5, kuha lang tayo dito. Salin natin dito sa ating tray. Yan. So, ang color niya is light violet. Tapos, isi-shake niya yung ating tray para ma-assemble ang ating diamonds. Ayan, naka-assemble na siya. So, unahin natin yung part dito sa taas. So, kailangan, pag natapos natin, ibabalik natin yung plastic din sa canvas kasi pag hindi pa siya tapos, tapos tinanggal niyo yung plastic, maaari siyang madumihan. Kasi very sticky po yung ating canvas. Yan. Yan po yung purpose ng ating plastic dito. So, start na po tayo. Start na natin. Lagyan ng diamonds yung ating canvas. So, ito, ginamit ko tong ating diamond pen na maramihan sa likod para pagka dinikit natin siya doon, isang lagayan lang. Ayan, katulad nitong letter Y. Ayan. Tapos, aayusin na lang po natin yung ating diamonds. Kailangan nakatapat po siya doon sa pinakabilog. Ayan. Tapos, maglalagay naman tayo apat. O, di ba mas mabilis? Mas mabilis siya pagka meron tayong ganitong diamond pen na maramihan yung likod.
So, another 4. And then, lagay lang natin siya. Masyadong madikit po yung ating canvas. Yan. O, diba? Mabilis. Pag medyo sanay na po kayong gumawa ng ating canvas, mabilis nyo na lang po siya matatapos. Siguro mga 3 to 4 days tapos nyo na po ito. Pero kung nag-start pa lang kayo, mga 1 week, pinakamatagal na po. So, kung kaunti na lang yung ating diamonds, pwede kayo mag-refill. Lagyan lang natin siya ulit. And then, shake nyo lang. So, may kulay na yung ibabaw ng ating canvas. Oh, ayan. So, natapos na po natin dito sa may itaas, pababa na yan. So, ang ginagawa ko, tinatapos ko muna yung magkakaparehas na kulay para mas magandang tignan yung ating canvas. Yan. So, tapos na si number 5. Ang susunod natin is yung symbol niya na check. So, ibabalik lang natin yung color na ito. So, anong number yung letter, yung symbol na check? Number 20. So, ito si number 20. Yung kaninang maramihan na diamonds na nilagay natin. Wendy, shake lang natin ulit siya.
So nakikita nyo may kulay na siya dito sa gilid. Yan. Nakita nyo na ba? Meron na tayong natatapos dito sa may taas. So, kung mapapansin nyo, may colors na siya. Mas madali lang siyang i-assemble pagka-organize po ang ating diamonds.
Yan. So, nakita nyo po, natapos na natin dito sa may taas. So, mahaba-haba pa po itong gagawin natin. So, ito po yung ating canvas. So, babalik ko lang sa ating number 9. So, pag pinatay natin yung ating LED light, makikita nyo siya. Meron na siyang kulay dito. Ayan. So, diba? Aayusin na lang natin siya. Ayan. So, gamitan natin siya ng rolling pin para mas dumikit yung ating diamonds. So mga gusto pong manood pa ng aking mga diamond painting na ginawa po, so please like, share, and please subscribe, like, and share po para po mas marami pa po kayo mapanood sa aking channel. Thank you po!